Kabanata 10:31. Nabalisa si Theodore habang nagsasalita. Maaaring hindi magagapi si Dexter. Ngunit duda ko na kaya niyang talunin ang libo-libong elite na sundalo ng sabay-sabay. Kailangan ng maraming pagsisikap upang tipunin ang napakalaking bilang ng mga sundalo na kilala mo. Nagpahiwatig si General Hilton ng kabayaran para sa kahilingan ni Theodore. Umiti si Theodore. Huwag kang mag-alala. Hindi ba ipinangako ko sa iyo ang 10% ng bahagi ng Black Pentagon? Itatago ko ang katapusan ko sa deal. Nagtawa na ng mga commander. Mabuti. Nasisiyahan akong magtrabaho kasama ang isang prangka na tulad mo. Sa wakas ay nagpasya silang umalis sa alas 2 ng hating gabi ng tahimik ang mga lansangan. Upang matiyak ang tagumpay ng misyon. Naghanda sila ng 2 magkaibang plano. Ang una ay palibutan ng mga sundalo ang gusali ng Linton Group at pinaputukan sa lahat ng anggulo. Ang pangalawa ay isang contingency plan na pasabugan ang buong gusali ng mga pampasabog. Pagkatapos ay tatakas sila sa Morisia sa pamamagitan ng hangganan ng Atevel. Upang ipagtanggol laban sa mga tumutugis mula sa Eurasia. Nauna nang nakipag-ugnayan sina Commander Wagner at Hilton sa autoridad sa Morisio upang magtalaga ng mga hukbo upang bantayan ang hangganan. 3 kilometro ang layo mula sa Mount Phoenix. May nakatayong isang abandonadong nayon. Ang nayon ay inabandona ng hindi bababa sa 1 dekada. Wala ni isang palatandaan ng buhay ang makikita sa nayon. Nang sumapit ang gabi. Ang eksena ay lumitaw na mas nakakatakot habang ang nakakatakot na liwanag ng buwan ay natatakpan ang buong nayon. Isang grupo ng mga tao na may maitim na damit ang pumasok sa nayon at pumasok sa isang bahay. Sa wakas ay tinanggal nila ang kanilang mga maskara at ipinahayag ang kanilang sarili na walang iba kundi si Dexter at ang Alpha Suicide Squad. Ang pinuno ng squad ay si Rosie mula sa Necromancer Assassin Organization. Kahit na ang bawat miyembro ng Alpha Suicide Squad ay sapat na malakas upang labanan ang 1,000 kalaban ng mag-isa. Wala silang karanasan sa pagpatay. Sa kabilang banda, sanay naman si Rosie dito. Kaya ito ang dahilan kung bakit partikular siyang inimbitahan ni Dexter na pamunuan ang squad at naglunsad ng infiltration para kunin muna ang mga pinuno ng kalaban. Rosie, salamat sa pagpunta mo, sabi ni Dexter. Kung pupunta sa Timog, siguraduhin unahin ang iyong kaligtasan at makatakas muna. Huwag kang mag-alala. Victory shall be ours now that I'm looped in on this. Malamig na sabi ni Rosie. Dexter, kailangan ba talaga ito? Tanong ni Lone Wolf. Na-deploy na namin ng Wolf's Greed ang lahat ng 50,000 sa aming mga hukbong armadong nakapaligid sa Mount Phoenix. Madali nating i-blast ang base nila sa kawalan. Hindi, umiling si Dexter. Napatay ng tropa ng kalaban ang hindi mabilang na mga kapatid natin sa Black Pentagon. Gusto natin silang mahuli ng buhay at dalhin sa International Martial Court. Hindi lamang sila hahatulan ng kamatayan. Ngunit ang kanilang bansa ay kailangan ding magbayad ng malaking halaga para sa ating mga pagkalugi. Dagdag pa, kung talagang labanan natin sila ng direkta. Maaaring mawala ang ilan sa ating mga lalaki. Dahil kaya nating lutasin ang bagay na ito nang hindi nakakasira sa buhay ng ating mga tao. Bakit kailangan nating makipagsapalaran? Tama ka, tumanggo si Lone Wolf. Rosie, maaaring mo ba kaming ihatid sa 1 ligtas na landas? Tanong ni Dexter. Sure, sagot ni Rosie. Pero, paano mo ako masusuklian sa pagtataya ng sarili kong buhay para tulungan ka? Bueno, magpapasalamat ako sa iyo sa ngalan ng lahat ng 1.3 bilyong mamamayan ng Eurasia. Simpleng salamat lang. Tumaas ang 1 kilay ni Rosie. Dexter, sa tingin ko dapat mong italaga ang iyong sarili sa kanya sa ngalan ng kapayapaan. Biro ni Lone Wolf habang alam niya ang kasaysayan sa pagitan ni Dexter at Rosie. Agad na nagdilim ang mukha ni Dexter habang sinisipa niya ang Lone Wolf. Si Rosie naman ay namumula sa sinabi ni Lone Wolf. Kabanata 10:32. Ano ba ang pinagsasabi mo? Sinaway ni Dexter ang Lone Wolf sa kanyang ulo. Hindi pinansin ni Rosie ang komento ni Lone Wolf at mabilis na nawala sa gabi.
Natuon ang atensyon ni Dexter at ng iba pa sa Mount Phoenix. Kung may napansin silang mali, dumiretso silang papasok kasama ang 50,000 sundalong nakatayo para iligtas si Rosie. Sa kabutihang palad, naging maayos ang mga bagay at hindi nagtagal ay bumalik si Rosie. Nakakuha ako ng ruta natin. Ang kaaway ay nagtayo ng base sa isang kuweba sa gilid ng burol. Ipinakita ni Rosie kay Dexter ang isang hand-drawn na mapa. Mabilis na tiningnan ni Dexter ang mapa at iniabot ito sa Alpha Suicide Squad. Kabisaduhin ang ruta. May mga bantayan dito, dito, at dito. Siguraduhin iwasan ang mga lugar na ito. Lahat ng tao sa squad ay tumanggo. I have to say, the enemy has the stupidest army ever. Rosie scoffed. Dalawa sa kanilang mga commander ay talagang nananatili sa iisang tolda. Medyo mahina rin ang husay ng kanilang mga sundalo sa pakikipaglaban. Hindi nila binabantayan ng mabuti ang kanilang base at ang iba sa kanila ay natutulog pa. Ito ay halos sa loob ng aking inaasahan. Tumanggo si Dexter. Ang mga taong ito ay umaatake sa aming mga hangganan kamakailan. Ngunit hindi kami kailanman lumaban. Akala nila natatakot tayo sa kanila. At ipinagmamalaki nila ito. Sa katunayan, ang kanilang mga pag-atake ay hindi man lang nagkakahalaga ng aming pansin. Isipin mo, maghihiganti ka ba sa langgam kung kagatin ka nito? Mabilis na naalala ng Alpha Suicide Squad ang ruta. Mabuti, umalis ka na. Ipinagdarasal ko ang iyong tagumpay. Kunin ng buhay ang mga pinuno ng kalaban kung maaari. Kung hindi, patayin sila. Tandaan. Safety muna, utos ni Dexter. Huwag kang mag-alala, Dexky. Sisiguraduhin kung mahuhuli ng buhay ang kanilang mga pinuno. Sagot ni Lone Wolf. Sa pangunguna ni Rosie, ang Alpha Suicide Squad ay nakalusot sa base ng kalaban. Nakatayo si Dexter sa pasukan ng Nayon habang nakatingin sa Mount Phoenix. Kung may mangyari man, si Dexter mismo ang manggenguna sa buong hukbo sa bundok. Hindi talaga siya nag-aalala tungkol sa Alpha Suicide Squad dahil taglay nila ang kakayahang makaligtas sa mga labanan. Mas nag-aalala si Dexter kay Rosie dahil sanay siya sa assassination. Hindi sa mga laban, mukhang natupad na ang pinakamatinding takot ni Dexter. Naririnig niya ang kaguluhan na nagmumula sa base ng kalaban kalahating oras matapos sumilip si Rosie sa kanilang base. Isa pa, maririnig ang putok ng baril. Hoy ikaw! Sino kayong mga tao? Kiling ng isa sa mga sundalo. Huminga ng malalim si Dexter at humakbang patungo sa base. Hindi lang natin kayang labanan ang hindi maiiwasan. Diba? Nagmura si Dexter. Pagkaraan ng ilang hakbang, narinig niya ang isa pang boses. Ako si General Hilton. Kalmado. Sundalo. Bumalik sa mapayapang kalagayan ng bundok. Nakahinga ng maluwag si Dexter. Batay sa naunang insidente, nagawang hulihin ng Alpha Suicide Squad ang mga pinuno ng kalaban. Hindi nagtagal, bumalik si Rosie at ang Alpha Suicide Squad kasama ang dalawang bagong mukha. Hulaan ni Dexter na sila ang commander ng kalaban. Sina Wagner at Hilton. Mga ginoo, matagal na po noong huli tayong nagkita. Malamig na bati ni Dexter. Parehong masama ang tingin ng mga commander habang nakatitig kay Dexter. Sino ka? Nagkita na ba tayo? Upang maging tumpak, magkakaroon ka ba ng pagkakataon na lapitan kami upang magsimula? May ideya ka ba kung sino ang kausap mo ngayon? Kabanata 1033. Napangiti si Dexter. Narinig kong mayabang kayo at hindi ako naniwala. Pero, mali yata ang iniisip ko. Isa pa, sinabi mo lang ba na mas mataas ka sa akin? Teka, parang may napagtanto si Commander Wagner. Bakit parang pamilyar ka? Iikaw ba si Dexter Cruz? Mula sa Linton Group, ako iyon. Tumanggo si Dexter. Matapos malaman kung sino ang kanyang kinakaharap, lalong naging walang takot si Wagner. Ikaw ay isang inabandunang bata. How dare you go against us? Alam mo ba kung sino tayo? Kayong dalawa ang mga commander ng Lunaria na kapitbahay ng Eurasia. Half of the Lunaria's military is under your control. Titi ni Dexter. Nagkatinginan ang dalawang commander na hindi makapaniwala. Pareho ang naging conclusion ng dalawa na nag-leak ang mga detalye ng kanilang operasyon kaya napakinabanggan ito ni Dexter.
at naglakas loob pa pa ring hulihin kami. Saway ni Wagner, "You sure have the balls. Hayaan mo na kami at baka buhayin ka pa namin. Seryoso ka? Ano ang iniisip mo na pakakawalan kita pagkatapos ng pagsusumikap na hulihin ka?" Tumawa si Dexter. "I drop ang kilos. Alam ng lahat na ang mga Eurasian ay duwag lamang. Hindi kayo naglalakad sa paglalakad." Hindi nakaimik si Dexter at lumingon para sumenya sa Soulwolf. Nang walang anumang pag-aalinlangan, kinuha ni Soulwolf ang kanyang kutsilyo at hinawakan ito sa lalamunan ni Wagner. Sa sumunod na segundo, bumagsak ang ulo ni Wagner sa sahig na may dugong bumulwak mula sa kanyang naputol na leeg. Ano ang, nanlaki ang mga mata ni Hilton sa ngayon ay walang ulong kasama. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Pinaalis talaga ni Dexter si Wagner. "H, how dare you?" Umungol si Hilton. "Dadalhin lamang nito ang ating mga bansa sa digmaan. Ang Eurasia ay magiging isang pagdanak ng dugo dahil sa iyong aksyon. Inaamin ko na kailangan kong managot sa aking mga aksyon." Napabuntong hininga si Dexter. "Mukhang ang kabaitan ko kay Luneria ay nagpapaniwala sa inyo na mahina ang lakas ng ating militar." "Well, I can assure you na kung sumiklab ang digmaan, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na makatapak sa ating bansa. Ano ba? Kaya kung isuko ang iyong bansa sa 10 tao lang, anong biro? Sa tingin mo ba ikaw ang Great Marshal? Siya lang ang may kakayahang gawin iyon." Panunuya ni Hilton. "Siya lang ang nakakagawa ng mga ganitong milagro. Pakinggan ang aking babala na kung ako ay mamatay. Ang Great Marshal ay personal na wawakasan ang iyong buhay. Dahil kaibigan ako ng Great Marshal." Lahat ay tumingin kay Dexter na walang kaalam-alam habang nagtanong si Soulwolf. "Dexky, kaibigan mo ba ang lalaking ito? Bobo ka ba?" Napangisi si Dexter. "Hindi niya ba ako makikilala kung magkakilala tayo?" "Totoo." Parehong natigilan sina Hilton at Rosie sa palitan dahil parang si Dexter mismo ang Great Marshal. Mas gugustuhin nilang maniwala sa mga espiritu at sa kabilang mundo kaysa sa gayong kalokohan. "Well, whatever." Napabuntong hininga si Dexter at bumaling kay Hilton. "Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Ipag-utos mo sa iyong mga tauhan na tipunin ang lahat ng mabibigat na artilleria sa nayong ito. Kung hindi, papawiin kita at ang iyong tropa sa balat ng lupa." Kabanata 1034. Ang babala ni Dexter ay agad na ikinatawa ni Hilton. "Ha, may balak ka bang kunin ang tropa ko? Sa numerong ito, may kasama akong 10,000 elite na sundalo. Tanging ang Great Marshal at ang kanyang Alpha Suicide Squad ang makakalampas sa ganoong gawain." Natahimik si Dexter matapos makinig sa mga pahayag ni Hilton. Kaya iniisip niya talaga na ang kanyang tropa ay may pagkakataon laban sa Alpha Suicide Squad. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumitaw ang Bloodthirsty Wolf. Pinuno ng tool, ang uhaw sa dugo na lobo ay lumuhod sa isang tuhod at nagulat. "Mahusay na Marshal. Inayos ko ang espesyal na lakas ng tool upang tulungan ang serpent na ibagsak ang Black Pentagon tulad ng iniutos mo. Mangyaring ibigay ang iyong susunod na order." "Magaling. Sabihin sa lahat na mag-standby." "Opo, Ginoo." Sagot ni Bloodthirsty Wolf at tumabi kay Dexter. Napawi ang dila ni Hilton nang makita niya ang Bloodthirsty Wolf. "Hindi ba ito ang ulo ni Tool? Bakit siya nandito? Bakit siya lumuhod kay Dexter? Posible kayang si Dexter talaga ang Great Marshal. Ikaw ay Bloodthirsty Wolf." Tinuno ng Tool. "Tama ba? Nauutal na," sabi ni Hilton. "Di bakit ka lumuluhod kay Dexter?" "Hilton." Nagulat si Lobo na uhaw sa dugo. "Bakit ka nandito? Teka, ikaw ang nagtatangkang pumatay kay Great Marshal." Tumanggo si Soulwolf. "Tama iyan. Uhaw sa dugo na lobo. Kilala mo ba ang taong ito?" "Oo. Ilang beses na tayong nagkita." Tumanggo si Bloodthirsty Wolf bago naglakad palapit kay Hilton at sinampal ang commander. "How dare you assassinate the Great Marshal, sir? Ang taong ito ay nakagawa ng isang hindi mapapatawad na kasalanan. Dapat ko na ba siyang ilabas ngayon? Maghintay ka, may gamit pa ako sa kanya." Sagot ni Dexter. Ang pagkatuklas kay Dexter bilang ang Great Marshal ay isang malaking sampal sa mukha para kay Hilton.
Sinubukan kong patayin ang Great Marshal. Ano ba ang iniisip ko? Theodore, ikaw effing bastard. Ginamit mo ako. Inakpe ni Rosie ang bibig gamit ang kanyang mga kamay habang nakatitig kay Dexter na may luhang mga mata. Kaya ang lalaking nagligtas sa buhay ko noon ay ang Great Marshal. Tsaka malapit pa nga kaming magkarelasyon noon. Natupad ko ang misyon ko sa buhay at mamamatay ako nang walang pagsisisi ngayon. Pinandilata ni Dexter si Hilton. Hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung ano ang susunod na gagawin. Tama. Napuno ng kawalan ng pag-asa si Hilton habang inagaw niya ang talam sa mga kamay ni Lone Wolf at tinangka itong lasra sa kanyang sariling leeg. Mas gugustuhin niyang harapin ang Diablo sa halip na ang Great Marshal mismo. Ang pagkahulog sa mga kamay ni Dexter ay nangangahulugan lamang ng isang buhay ng walang katapusang pagpapahirap. Mabilis na nag-react si Lone Wolf. Pinawi niya ang kutsilyo at sinampal si Hilton. F-care ka. Sa tingin mo ba mapipili mo kung mamamatay ka o hindi? Maging ang Bloodthirsty Wolf ay sumama sa Lone Wolf sa pagbulyaw kay Hilton nang wala siyang ideya sa nangyayari. F.K. Maglakas loob kang huwag pansinin ang utos ng Great Marshal. Pagsisisihan ko ang pagdating mo sa mundong ito. Natulala si Hilton at mabilis na kinuha ang kanyang walkie-talkie. Makinig ka. Ito si General Hilton. Dalhin ang lahat ng aming mabibigat na artilleria sa isang inabandonang nayon sa labas lamang ng bundok ngayon. Ito ay isang utos. Walang sino man sa mga sundalo ng Luneria ang nang-ahas na suweyan ang utos ni Hilton habang dinadala nila ang lahat ng kanilang mabibigat na artilleria sa nayon. Ilagay mo sila dito at bumalik sa base. Utos ni Hilton. Nagsimulang tanungin ng ilan sa mga sundalo ang utos ni Hilton. General, hindi ba masyadong delikado ito? Akala ko ba inutusan mo kaming bantayan ang mga armas na ito gamit ang aming buhay? Kabanata 1035. Putulin ang crap at ilipat. Umungol si Hilton. Mabilis na itinikom ng mga sundalo ang kanilang mga bibig at iniwan ang mga armas sa nayon bago bumalik sa kanilang base. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Dexter. Dahil wala na ang kanilang mabibigat na artilleria. Hindi na nagbabanta ang mga kaaway. Lumabas ka. Inutusan ni Dexter ang Lone Wolf at Wolf's Dread. Opo. Ginoo. Inilabas ni Lone Wolf at Wolf's Dread ang kanilang mga walkie-talkie at inutusan ang sarili nilang tropa. Mga sundalo ng Rivermouth. Sumulong. Mga sundalo ng Athevel. Sumulong. Nagsimulang umalangaw-ngaw ang mga tunog ng marcha sa buong Mount Phoenix habang pinalibutan ito ng isang dosenang helicopter. Mga tropa mula sa Luneria, napalibutan na kayong lahat. Sumuko agad. Nagmarcha ang 50,000 sundalo sa Mount Phoenix. At agad na sumiklab ang labanan. Sa kasamaang palad para sa Lunarian. Natapos ang laban sa hindi hihigit sa 15 minuto. Nakuha ng tropang Eurasia ang lahat ng mga kaaway nito ng buhay. Ang pagkatalo ay nakadagdag lamang sa desperasyon ni Hilton. Umiti si Dexter sa mukhang desperado na commander. Gusto mo bang mag-higanti kay Theodore? Mag-higanti ako. Anong ibig mong sabihin? Ganyan ka na ba talaga katanga? Talagang pinagplanuhan namin ni Theodore ang pag-atakeng ito para ilabas ka. Ideya lang iyon ni Theodore. Ngunit wala siyang lakas ng loob para gawin iyon. Kaya, humingi siya ng tulong sa akin. Yung tusong matandang umutot, si Hilton ay umungal sa galit. Na nangakong kukunin ang buhay ni Theodore sa kanyang ulo. To tell you the truth. Hindi ko nagustuhan si Theodore simula pa lang. Paliwanag ni Dexter. Ang Black Pentagon, na kanyang kinokontrol, ay kumitil sa buhay ng hindi mabilang na mga Eurasian. Siya ay isang vermin na kailangan naming alisin. Kung ibibigay mo sa akin ang defense layout plan ng Black Pentagon, maaari kong kunin ang lugar at si Theodore para sa iyo. Sa sobrang galit kay Theodore na nagngangalit sa kanya, walang pag-aalinlangan na ibinigay ni Hilton ang plano kay Dexter. Inamin pa niya ang mga krimen na ginawa ni Theodore. Mabilis na iniabot ni Dexter ang plano kay Serpent. Oras na para ilabas si Theodore. Roger yan. Sagot ng ahas. Lumapit si Rosie kay Dexter at maingat na nagtanong. Great Marshal, hindi mo naman ako kailangang tawagin ng ganyan. Dexter Cruz pa rin ako sa'yo. Iti ni Dexter. Okay. Tumango si Rosie.
Maaari pa ba tayong manatili sa dati? Siyempre, inawakan ni Rosie ang kanyang mga kamao habang ipinahayag niya. Salamat sa Diyos. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nagiging akin. I don't even mind if I had to be your mistress. Nagulat si Dexter na ang mga salitang ito ay talagang lumabas sa bibig ng isang world-class assassin. Matapos makuha ang kanilang mga kamay sa plano ng layout ng Black Pentagon. Ang serpent at ang mga espesyal na puwersa mula sa tool ay naglunsad ng kanilang mga pag-atake. Nang walang proteksyon ni na Commander Wagner at Hilton. Ang Black Pentagon ay karaniwang isang walang laman na shell. Ang Black Pentagon ay mayroon pa ring ilang puwersa na nagtatanggol dito. Ngunit sila ay walang halaga kumpara sa serpent at tool na pumalit sa Black Pentagon nang hindi pinagpapawisan. Matapos kunin ang Black Pentagon, si Serpent ay tumungo kaagad sa data storage room upang hukayin ang lahat tungkol kay Theodore at ipinadala ang mga ito kay Dexter. Nang mabasa ni Dexter ang mga files na ipinadala sa kanya, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Kabanata 1036. Ang Black Pentagon ay kumita ng trilyon sa loob lamang ng kalahating taon. Hindi maiwasang magtaka ni Dexter kung gaano kalaki ang kinita ng Black Pentagon sa kanilang mga tao noong nakaraang siglo sa pagbebenta ng droga. Iyon ay mga patunay na ang Black Pentagon ay nakagawa ng maraming krimen. Inilapag ni Dexter ang kanyang telepono habang nag-utos. Alpha Suicide Squad. Ang lahat ng miyembro ng squad ay lumuhod sa isang tuhod habang sila ay tumugon. Sir, oras na. Pumunta tayo sa Luna Manor para arestuhin ang Taxil. Kahit gabi na at tahimik ang mga lansangan, bukas pa rin ang mga ilaw sa Luna Old Manor. Ipinagpalit ni Theodore ang Luna Manor para sa Rodi Olorosia. Ito ang dahilan kung bakit lumipat ang kanyang buong pamilya sa sirasirang Luna Old Manor. Hindi makatulog si Theodore habang hinihintay niyang masabog si Dexter ng mag-alas dos na ang orasan. Handa na niyang ilibing si Dexter. Inip na naghintay si Theodore hanggang sa tumuro ang orasan sa dalawa. Tumayo siya at dumungaw sa bintana sa direksyon kung saan naroon ang Linton Group habang nakakross ang mga kamay sa likod. Kung ang lahat ay naaayon sa plano, ang Linton Group ay sisibog na ng mabibigat na artilleria sa ngayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nanatiling payapa ang kalangitan kahit lumipas ang 15 minuto. Napakatahimik sa labas kaya naririnig pa ni Theodore ang sariling hininga. Anong nangyayari? Bakit hindi gumagalaw sina Commander Hilton at Wagner? Bang! Biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Umikot-ikot si Theodore habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Sa harap niya nakatayo si Dexter. Napagtanto na malamang na nagkamali ang kanilang plano. Si Theodore ay nabalisa ngunit nagkunwaring kalmado. Dexter, how dare you trespass my house without my permission? Saway ni Theodore. Hindi pinansin ni Dexter si Theodore at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa matanda. Hindi mo ba ako hinihintay? Si Theodore ngayon ay lubos na nakatitiyak na ang kanyang plano ay nalik at isinumpa ang dalawang commander ng Luneria. Yung dalawang walang kwentang bastos. Hindi man lang nila maisigawa ang isang bagay na ganito kadali. Ano bang pinagsasabi mo? Umalis ka. Kung hindi, ipaaresto kita. Pagbabante ni Theodore. Sa halip na magpakita ng takot gaya ng inaasahan ni Theodore. Sinipa ni Dexter ang matandang lalaki sa kanyang bukong-bukong at pinaluhod ito. FK. Nagmura si Theodore sa kanyang ulo. Dexter. Ang lakas ng loob mo. Hindi ba ikaw ang bastos? Inihagis ni Dexter ang isang stack ng mga papel sa harap ni Theodore. Marami kang lakas ng loob. Sinulyapan ni Theodore ang mga dokumento at kaagad. Naramdaman niyang parang gumuho ang kanyang mundo. Ang mga dokumento ay talagang top secret na impormasyon ng Black Pentagon. Bawat isa sa kanila ay sapat na para hatulan ng kamatayan si Theodore. Kasama rin sa mga dokumento ang isang pag-amin mula kay Commander Hilton. Na nagpapatunay na si Theodore ay nakipagsabuatan sa mga nakatataas ng isang kaaway na bansa na nagsapanganib sa kaligtasan ng Eurasia. Si Theodore ay maaaring kasuhan ng pagtataksil para doon at iyon lamang ay sapat na para ang lahat ng kanyang pamilya ay sumama sa kanya. FK! 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 Paulit-ulit na nagmura si Theodore. Bakit ako pinagtaksilan ni Hilton?
Paano nakuha ni Dexter ang mga ito? Kinagat ni Dexter ang kanyang mga ngipin. Ikaw ay gumagawa at nagbebenta ng mga gamot sa pamamagitan ng Black Pentagon. Na pag-aari mo, nakipagtulungan ka pa sa ating mga kaaway para saktan ang ating bansa. Isa kang taksil. Di bullshit. Umungol si Theodore sa nanginginig niyang boses. Kahit natotoo ang mga ito. Sino ka para parusahan ako? Kung hindi kita maparusahan, malamang na walang sino man sa bansang ito ang makakagawa niyan. Umisi si Dexter. Kabanata 1037. Hindi maintindihan ni Theodore ang ibig sabihin ni Dexter. Out of nowhere, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa kwarto. Kabilang sa kanila ang mga miyembro ng pamilya ni Hilton at Theodore. Napawang hawak ng Alpha Suicide Squad. Ang isang pagtingin sa mapang wasak na estado ng Hilton ay sapat na upang maging desperado si Theodore. Hindi makapaniwala ang matandang lalaki na si Hilton, na nag-utos ng 10,000 piling sundalo, ay mahuhulog sa katulad ni Dexter. Natigilan din siya dahil nahuli rin ang mga kapamilya niya na hindi niya alam. Biglang napagtanto ni Theodore na ang grupo ng mga tao na kumuha ng mga elite na kinuha niya ay ang mga taong bihag din ng kanyang pamilya ngayon. Habang nag-iisip si Theodore kung sino sila, nagsalita si Lone Wolf habang nakaluhod kasama ang iba pang Alpha Suicide Squad. Great Marshal, nakuha ng Alpha Suicide Squad ang mahahalagang miyembro ng Luna tulad ng iniutos mo. Ang Alpha Suicide Squad, mahusay na Marshal. Ang dalawang pangalan na ito ay tumama ng husto kay Theodore. Diyos ko, kalaban ko ba ang Great Marshal sa buong oras na ito? Ako ay mapapahamak. Namilog ang mga mata ni Theodore at nawala ng malay. Ibigay sila sa International Military Court. Utos ni Dexter. Opo, Ginoo. Pagkagising kaagad ni Lennon Sullivan kinabukasan. Inabot niya ang kanyang telepono para tingnan ang balita. Inaasahan niyang makikita ang Linton Group na binomba. Sa headline. Ngunit, pagkatapos mag-swipe sa balita, wala siyang mahanap tungkol sa Linton Group. Agad na napagtanto ni Leno na may mali at tinawag ang kanyang nasasakupan upang mag-imbestiga. Hindi nagtagal ay nakuha ni Leno ang kanyang sagot. Sir, Mr. Luna at ang mga reinforcement na kinuha niya ay nahuli lahat. Agad namang tumalon si Leno sa ulat. Maiintindihan niya kung nahuli si Theodore. Ngunit sina Commander Wagner at Hilton ay protektado ng 10,000 elite na sundalo. Kaya, halos imposible para sa kanilang dalawa na mabago. Sino ang nakahuli sa kanila? Nag-aalalang tanong ni Leno. Wala kaming ideya. Naniniwala akong militar iyon. Sila lang ang may kapangyarihang hulihin ang dalawang Luna Ryan Commander. Alamin mo kung anong nangyari. Ngayon na, napaungol si Lennon. Lumipas ang kalahating oras at tinawagan siya ng subordinate ni Lennon. Batay sa naipon ko. Sina Commander Wagner at Hilton ay nahuli ng Great Marshal at ng Alpha Suicide Squad dahil sa pagpasok sa Eurasia. Nang banggitin ang Great Marshal at Alpha Suicide Squad, nawala ang lahat ng lakas ni Lennon nang mahulog ang kanyang telepono sa sahig. Hindi siya makapaniwala na personal na aalagaan ng Great Marshal ang sitwasyon. Mga ngahulugan lamang ito ng katapusan para sa Black Pentagon. Ang katotohanan ay ang mga Sullivan ay may bahagi rin sa mga operasyon ng Black Pentagon. At 3% ng kita ng pamilya ay nagmula rito. Sayang ang pagkawala ng ganoong pinagkakakita ang lupain. Ngunit mabilis na nabawi ni Lennon ang kanyang kumpiyansa. Naniniwala siya na hanggat maaari nilang makuha ang kanilang mga kamay kay Lacey, maaaring muling itayo ng mga Sullivan ang kanilang imperyo. Iyon ay isang bagay na hindi mabibili ng pera. Habang iniisip ni Lennon ang susunod niyang hakbang, may kumatok sa kanyang pinto. Pasok ka. Umasok ang isang katulong kasama si Zach William at Yumuko. Sir, piyansahan ko si Mr. Cruz mula sa bilangguan gaya ng iniutos mo. Mabuti. You may leave now. Tumango si Lennon. Nang makaalis na ang katulong, curious na tumitig si Zach kay Leno. Sino ka? Bakit mo ako piyansahan? Kabanata 1038. Sa huling pagkakataon na si Zach Cruz ay na-frame ng pamilya Lewis. Ang kanyang titulo bilang pinuno ng pamilyang Cruz ay inagaw sa kanya. Napadpad din siya sa likod ng mga bar.
Hindi niya akalain na ililigtas siya ng isang grupo ng mga estranghero. Lalo na kapag nakapaghanda na siya sa pag-iisip para gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kulungan. Inis ka ni Zach si Lennon Sullivan mula ulo hanggang paa. Ngunit hindi pa rin niya maalala kung saan niya nakita ang lalaking ito noon. Bakit gusto mo akong iligtas? Habang si Zach ay nawawala sa kanyang pag-iisip, ipinakilala ni Lennon ang kanyang sarili. Ako si Lennon Sullivan, isang direktang ina po ng mga Sullivans. Ano, hindi na mabigla si Zach sa impormasyong nalaman niya. Ang mga Sullivans, hindi ba sila tunay na mga maharlika na nagmula sa royal bloodline? Maaaring ang Cruz ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga aristokrata. Ngunit wala pa rin sila sa harap ng mga Sullivans. Kahit na may katayuan na kasing taas niya, walang sapat na pribilehiyo si Zach na bisitahin ang mga Sullivans. Gayunpaman, isang Sullivan ang nagligtas sa kanya mula sa pagbubol ng walang hanggan sa bilangguan. Nakilala ko na ba, si Zach Cruz, ang tagapagligtas ng aking buhay na aking paglilingkuran hanggang sa araw na ako ay mamatay. Sa harap ng miyembro ng Royal Bloodline, nabigo ang mga binti ni Zach na makakuha ng lakas. Walang magawa siyang bumagsak, lumuhod sa lupa, Your Grace. Ako si Zach Cruz mula sa pamilya Cruz. Natutuwa akong makipagkilala. Si Lennon ay walang pakialam gaya ng dati kahit na nakakatanggap siya ng ganoong differential na pagbati. Sa bagay, siya ay mula sa isang marangal na pamilya. Ganoong pagbati ang nararapat sa kanya. Sagot ni Lennon, Cam, so ikaw ang nakatatandang kapatid ni Dexter Cruz. Si Dexter ang kalaban ko. Matagal ko na siyang sinubukang pakawalan. Bilang kapatid niya, kakampi ka ba niya o kakampi ko? Ilalagay mo ba ang katapatan kaysa sa pagkakamag-anak at tutulungan mo ako sa pagpapabagsak sa iyong kapatid? Hindi man lang huminto si Zach sa pag-iisip tungkol sa kanyang mungkahi bago sumagot kay Lennon. Siyempre pagsisilbihan kita, aking grasya, hindi mapapatawad ang kapatid ko sa ginawa niyang kaaway niya. At saka, nakalaya na si Dexter sa pamilya namin. Hindi na siya kapatid sa akin. Napakahusay, tumango si Lennon. Tulungan mo ako sa isang bagay. Kapag tapos ka na, ibibigay ko sa iyo ang dakilang apelyido ng Sullivan at papayagan kang magtrabaho bilang isang manservant sa aking sambahayan. Pinsan ko nang sinabi ang parehong bagay kay Dexter Cruz. Ngunit wala siyang pananaw na tanggapin ito. Ngayon, tatanggapin mo ba ang alok ko? Nanginginig na si Zach sa kakaiyak. Hindi siya makapaniwalang binigay lang sa kanya ang ganoong pagkakataon. Dumating na rin ang oras ko. Hahaha, ako, si Zach Cruz. Sa wakas ay babalik na. Mabilis na ipinaliwanag ni Lennon ang kanyang mga plano kay Zach. At ang huli ay tumango ng ilang beses bilang pagsang-ayon sa lahat. Sir Lennon, please rest assured. Talagang tatapusin ko ang misyon ng walang kabiguan. Nagpaalam si Zach sa kanyang bagong amo at agad na pumunta sa Linton Group para makipagkita kay Lacey. Out of his expectations, nabangga ni Zach si Medim Cruz ng lahat ng tao na papunta sa Linton Group. Medim, nagulat si Cruz sa isang segundo dahil inaasahan din niyang makikilala niya si Zach dito sa lahat ng lugar. Nagdadaldol siya sa sama ng loob. Walang pusong nilalang. Kailan ka pa nakalabas sa kulungan? Matagal na ang nakalipas. Si Zach ay minsang naging Medim, ang pinakamamahal na apo ni Cruz. Sa lahat ng mga apo niya, siya ang pinaka-cuddle niya. Gayunpaman, ipinadala ni Zach si Medim Cruz sa bilangguan sa kanyang pagtatangka na kunin ang nooy nanunungkulan na pinuno ng pamilyang Cruz bilang bagong pinuno. Simula noon, nagtatanim siya ng matinding sama ng loob sa kanya. Kahit na noong nakakulong si Zach, hindi man lang siya nag-abalang malaman ang sitwasyon nito. Kaya naman, frustrated din si Zach nang makita siya. Ah, matandang babae ka. Buhay ka pa. Nasaan na kayo noong naghihirap ako sa kulungan? Pag-usapan ang walang puso. He continued harshly. Since you guys have decided to cast me aside, hindi rin ako magiging mabait sa inyong lahat. Intayin mo na lang ang araw na darating. Ang araw kung saan ako ang naging pinuno ng pamilya Cruz. Isinusumpa ko na hahabulin ko ang bawat isa sa inyo sa labas ng pamilya kapag nasa ilalim ko na ang Cruz.
Umalis si Zack pagkatapos ng pagmumura sa matandang babae. Nidim. Nagulat si Cruz. Gayunpaman, tumatak sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Zack. Marahil, hindi siya nagsisinungaling nang sabihin niyang nasa ilalim ng kontrol niya ang Cruz. Hindi kaya nakakuha ng malakas na kakampi si Zack. Kung hindi, paano siya magiging kumpiyansa? Nidim. Agad na sinenyasan ni Cruz ang kanyang katulong at bamulong. Pumunta ka at imbestigahan kung paano nakalabas si Zack sa kulungan. Ito ay apurahan. Naabot ni Zack Cruz ang Linton Group pagkatapos ng walang tigil na paglalakbay mula sa kulungan. Upang pumanaw bilang kanyang kapatid na si Dexter Cruz. Si Zack ay nagsuot ng kaparehong damit ng kanyang kapatid at nagpagupit pa. It proved to be effective as Lacey wasn't able to notice that the man in front of her is not Dexter at all. Kabanata 1039. Dexter, saan ka nagpunta kagabi? Buong gabing sinusubukang ayusin ni Dexter ang insidente ng Black Pentagon at hindi pa siya nakakabalik. Nagmamadaling sumagot si Zack Cruz, who was well disguised as his brother Dexter. Lacey, I have finally found my parents. Ginugol ko ang buong kagabi sa pakikipag-usap sa kanila. Gusto ka daw nilang makilala agad. Parehong nagulat at natuwa si Lacey. Nahanap mo na ba ang mga magulang mo? Nakakamangha. Teka, lagyan ko ng maganda. First time ko silang makilala kung tutuusin. Ayaw mag-delay ni Zack kahit isang segundo dahil ayaw niyang mag-iwan ng kahit anong opening para magkamali ang kanyang plano. Kaya naman, sabi niya kay Lacey sa tonong nag-aalala, I don't think we have enough time for that. Honey, malapit nang umalis ang mga magulang ko. Pindutin mo lang ang makeup mo sa kotse. Walang magawa si Lacey kundi pumayag nang makita kung gaano kahalaga para sa kanya na makilala ang mga magulang ni Dexter. Sumakay silang dalawa sa kotse. At nagmamadali itong umalis. Dinala ni Zack si Lacey sa isang private airport. At sumakay sila ng private jet. Na-curious si Lacey. Dexter, nasaan ang mga magulang mo? Bakit kailangan nating sumakay ng eroplano? Sumagot si Zack, nakatira sila sa isang lugar na hindi kalayuan sa atin. Ngunit kailangan nating magmadali doon. Walang hinala si Lacey sa sagot ni Zack kaya tumanggo na lang siya. Lumipad ang eroplano sa loob ng ilang segundo. Nang makaalis na ang mga gulong ng eroplano sa runway. Nakahinga si Zack ng maluwag. Sa puntong iyon, ang operasyon ay karaniwang nagtagumpay. Maliban kung tumalon si Lacey mula sa eroplano sa himpapawid. Sa wakas ay binitawan na ni Zack ang kanyang pagpapanggap ngayong maayos na ang kanyang plano. Lacey Hinton, kailangan ko ng masahe sa paa. Ano? Mali ba ang narinig ko? Naghinala si Lacey na hindi gumagana ang kanyang mga tainga sa taas na ito. Lagi na lang akong tinatawag ni Dexter kay Lacey. Hindi ang buong pangalan kong Lacey Hinton. Bakit niya ako tinawag sa buong pangalan ko? Pinapamasahe lang ba niya sa legs ko? Naramdaman ni Lacey na may mali. At tama siya. But still, she had to make sure na hindi lang siya nag-o-overthink. Mabilis siyang tumugo ng hadjijek. Dexter, cut the crap. Hindi nakakatuwa. Bahagyang nabalisa si Zack sa sagot niya. Sabi ko, kailangan ko ng foot massage. At sa iyo manggagaling iyon kaso hindi mo napansin na tayong dalawa lang ang nandito. Bumilis ang tibok ng puso ni Lacey. Siguradong hindi lalabas sa bibig ni Dexter ang narinig niya lang. Hindi kailanman hihilingin ni Dexter sa kanya na ay massage ang kanyang mga binti. At tiyak na hindi niya ito kakausapin sa ganoong demanding na tono. Isang nakatatakot na teorya ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi si Dexter Cruz ang lalaking nasa harapan niya. Ito ay ang kanyang masamang kambal. Si Zack Cruz. Siya dapat si Zack. Who is it? Hindi pa ba siya nasa kulungan? Kailan pa siya nakalabas? Napaatras si Lacey ng ilang hakbang. H. Hindi ikaw si Dexter. Ikaw si Zack Cruz. Naputol ang pagtawa ni Zack. Hindi ko pa sinabing ako si Dexter Cruz noong una. Ikaw ang kumuha sa akin bilang siya. Boom. Matapos kumpirmahin ang kanyang mga hula, lumipad sa gulo ang isip ni Lacey. Natama ng isang matinding pakiramdam ng panganib. Sumugod siya sa sabungan at sinampal ang mga pinto nito palabas ng kanyang subconscious. Sir, iikot ang eroplano. Pakiusap ko. Balik teren mo.
Keys. Bumukas ang mga pinto sa sabungan. Sa likod nito ay nakatayo ang isang matangkad at matibay na figura. Si Lennon Sullivan iyon. Nag-cruise ang landas ni Lacey kay Lennon noon. Nangyari ito sa Cruise Manor. Nilaso ni na Dexter at Lennon ang isa't isa sa isang taya. Ngunit natalo ang huli dahil hindi niya nakayanan ang epekto ng lason. Si Lennon ang kalaban ni Dexter. At alam na alam iyon ni Lacey. Ngayon na ang masamang kambal ni Dexter ay nakipagtulungan sa kaaway ni Dexter. Si Lacey ay lubos na nawasak. Napaatras siya sa kanilang dalawa hanggang sa matagpuan niya ang sarili niyang nakakulong sa isang sulok. Bastos ka! How dare you lie to me? Hinding-hindi ka bibitawan ni Dexter sa ginawa mo. Kumalaklak si Lennon. Sa tingin mo ba ay darating si Dexter Cruz para iligtas ka? Hahaha! Gagawin niya kung makakalipad siya dito. Pero sayang, hindi siya si Superman. Nang marinig iyon, nahulog si Lacey sa napakalalim na hukay ng kawalan ng pag-asa. Matapos ayusin ang insidente sa Black Pentagon. Tanghali na, pagod na pagod si Zack dahil wala siyang tulog sa nakalipas na 24 na oras. Hindi lang utak niya ang tumatakbo. Kailangan din niyang gumalaw ng husto. Kung ito ay pareho para sa sino mang ordinaryong tao. Sila ay gumuho sa isang iglap. Ngunit si Dexter ay may hindi makataong sigla. Napumihil sa lahat ng gawain iyon na magkaroon ng malubhang pinsala sa kanyang katawan. Nang makatapak siya sa gusali ng Linton Group, agad siyang nagtungo sa silid ni Lacey upang imbitahan siyang magtanghalian. Nais niyang ipagdiwang ang kanyang tagumpay sa paglaban sa Black Pentagon kasama ang kanyang minamahal. Gayunpaman, wala kahit saan si Lacey. Tumingin si Dexter sa kung saan-saan sa gusali. Ngunit hindi pa rin niya masilip ang anino ni Lacey. Kabanata 1040, agad na nahawakan ni Zack ang personal bodyguard ni Lacey. Hadley Murphy. Hadley, nasaan si Lacey? Nataranta si Hadley. Di ba kaninang hapon ka lang pumunta para ihatid si Lacey para makipagkita sa mga magulang mo? Ano? Biglang nawala sa isip si Dexter. Buong magdamag siyang nakikipag-usap sa Black Pentagon at hindi na umalis sa military district. Paano ako nakadaan para sunduin si Lacey? Gayun din, ang kanyang mga magulang ay binihag ng mga Sullivans. Walang paraan na madala siya nito para makipagkita sa kanila. Ilang segundo lang ay naunawaan na ni Dexter ang sitwasyon. Sigurado siyang nagpanggap ang kambal niyang si Zack at kinuha si Lacey kanina. Damn it! Hindi pa ba siya nasa kulungan? Kailan siya nakaalis sa kaawa-awang lugar na iyon? Ang lahat ay dapat na isang pagkakamali. Agad na nakarating si Zack sa General Cosmopolis sa telepono. Ang kasakiman ng lobo. Subaybayan ang mga galaw ni Zack Cruz sa nakalipas na 24 na oras. Kunin ang lahat sa sandaling ito. Naririnig mo ba ako? Gusto kong ipadala sa akin ang mga resulta sa lalong madaling panahon. Naiintindihan. Sa loob ng 5 minuto, ipinaalam ni Wolfsbreed kay Dexter ang kinaroroonan ni Zack nitong nakaraang araw. Dexky, nakuha ko na lahat dito. Si Zack ay piyansahan sa kulungan ngayong umaga ng isang hindi kilalang tao. May koneksyon ang taong iyon sa mga Sullivans. Pagkatapos, dinala ni Zack si Lacey sa isang pribadong paliparan bago umalis kasama niya sa isang sasakyang panghimpapawid. Ang paglipad ng kalaban ay hindi naiulat sa Air Traffic Control Center. At sa makatuwid ito ay malamang nalabag sa batas. Kasalukuyang hindi alam ang kanilang destinasyon. Naikuyong ni Dexter ang kanyang panga. Mga koneksyon sa mga Sullivans. Ito ay dapat na si Lennon Sullivan ang gumagawa. Kunin mo ako ng private jet. Paalis na kami para iligtas ang isang tao. Ah, kalimutan mo na. Masyadong mabagal ang mga pribadong jet. Sa tingin ko hindi natin sila maaabutan sa oras. Ilang fighter jet ang kasalukuyang hawak ng military district. Sumagot ang Wolfsbreed. Around 50. Walang pagdadalawang isip na tugon ni Dexter. Pakilos silang lahat. Iniligtas namin si Lacey mula sa impyernong butas na iyon. Mabilis na bumaba si Dexter pagkatapos niyang tapusin ang tawag sa Wolfsbreed. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at muling umalis papuntang military district. Sa sasakyang panghimpapawid ni Lennon, si Lacey ay nakayuko sa isang sulok. Nanginginig ang katawan niya sa takot.
at ang mukha niya ay punong-puno ng kawalan ng pag-asa. Naiisip niya na si Dexter ay tiyak na walang paraan upang masubaybayan ang kanyang lokasyon ngayon na sila ay nasa itaas ng hangin. Lalo na ang dumating upang iligtas siya. Saan nila ako dadalhin? Ano ang kanilang layunin? Gustong maluha ni Lacey ng mga sandaling iyon. Para naman kina Zack at Lennon. Nagkakaroon sila ng sarili nilang session sa pagtikim ng alak sa lounge habang nag-uusap sila ng mapayapa. Alam nilang malapit nang matapos ang kanilang misyon. Nagsalita si Zack sa maingat na tono. Sir Lennon, tungkol sa gantimpala na ipinangako mong ibibigay sa akin pagkatapos nating gawin ang misyon. Lennon uttered, relax. Kapag nakabalik na tayo, hihilingin ko sa aming mayordomo na opisyal na dalhin ka sa ilalim ng aming sambahayan at palitan ang iyong apelyido sa Sullivan. Tuwang-tuwa si Zack sa sagot ni Lennon. Salamat sir. Isa pa, sir. Gusto kong maging bagong pinuno ng pamilya Cruz. Maaari mo bang matulungan mo ba akong takutin sila? Bakas sa mukha ni Lennon ang inis. Sa tingin mo ang dakilang pangalan ni Sullivan ay hindi sapat na makapangyarihan para ikaw ay pumalit sa iyong lugar bilang pinuno ng Cruz. Kailangan ko bang itakda ang sarili kong banta ang Cruz? Natauhan si Zack. O tama na. Ngayon ako ang lingkod ng pamilya Sullivan. Lahat ng Cruz ay kailangang yumukod sa akin. Isang karangalan ng Cruz na ako ang padre de pamilya. Ano ang kailangan kong ipaglaban? Hahaha. Bigla siyang nagtanong, kung gayon, sir, paano mo aalagaan si Dexter Cruz? Napabuntong hininga si Lennon. Ah, gusto ko rin sanang gawing utusan ng pamilya ko si Dexter. Pero tinanggihan niya ako sa isang kisap mata. Ang bastos na brat, kung hindi ko siya makuha, sisirain ko siya. Uhukayan ko ang kanyang puso sa pamamagitan ng aking sariling mga kamay at ipapakain ito sa haring uod.